We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang umaga! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. Abangan! Dalawang minor de edad sugatan sa pananaksak ng kapwa minor de edad sa Iloilo City. Pagawa ng car freshener sa Liloan, Cebu, tinupok ng apoy. At lolo at lola sa Bacacay, Albay, kinagiliwan matapos mapasabak sa sayawan. Alamin ang detalye ng mga balitang yan mamaya. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanumpa na bilang ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Public viewing sa inaugurasyon ng Presidente Bongbong Marcos isinagawa sa iba't ibang lugar sa Ilocos Norte. Si CJ Turida ng GMA Regional TV Balitang Amyanan para sa report. Nanumpa na sa tungkulin bilang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo ang panunumpa ni Marcos. Kasama ni Marcos sa kanyang panunumpa ang kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanilang tatlong anak na sina Ilocos Norte 1st District Congressman Ferdinand Alexander, Joseph Simon at William Vincent. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin. Ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Nauna rito, nagkaroon ng traditional meeting ng outgoing at incoming president sa Malacanang. Nagkaroon din ng civic military parade at pagbasa sa joint resolution mula sa Senado at Kongreso kaugnay sa oath of office ng Pangulo. Sumentro sa economic transformation ang inaugural address ni Marcos. Inilatag niya ang kanyang mga programa sa sektor ng agrikultura at food sufficiency at kalusugan. Aayusin daw ng Marcos administration kung ano man ang mga pagkukulang ng gobyerno sa COVID-19 response. Naniniwala ang Pangulo na matutupad ni Vice President at incoming DepEd Secretary Sara Duterte Carpio ang pagsasaayos sa sistema ng edukasyon sa bansa. Sa usaping infrastruktura, tatapusin daw niya ang mga naumpisang proyekto ng nakarang administrasyon. Tinayak ni Marcos na walang anumang bahagi ng bansa na mapapabayaan pagdating sa kanyang mga programa. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. Bahagi rin ng talumpati ni Marcos ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Malayo raw ang mararating ng Pilipinas kung ang lahat ng Pilipino ay magiging bahagi ng solusyon sa anumang problema ang kakaharapin ng bansa. Isa puso raw natin na tayo ay Pilipino, nagkakaisa para sa Pilipinas. Why I am so confident of the future? I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino.
believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Inabangan ng mga taga Ilocos Norte ang live feed ng inaugurasyon ng PBBM sa telebisyon at iba't ibang social media platforms. Hindi raw maitatanggi ng mga Ilocano na proud sila na mula sa Norte ang 17th Pangulo ng Pilipinas. Gusto ko lang mapanood yung pinag-upo ni President BBM, ma'am, kasi siya yung gusto kong maging presidente talaga. Nagkaroon ng public viewing sa live coverage ng inaugurasyon ng Pangulo sa Lawag City, Bayan ng Bakara, Badok at Batak City. Sa Lawag City, nagsilbing viewing venue ang multi-purpose center at may LED wall din sa Gilbert Bridge. Itong inauguration na to, this is very monumental, this is very historical kasi isa na namang Ilocano galing sa probinsya ng Ilocos Norte ang magiging presidente ng Pilipinas. Nandito ako para tignan yung pag-off-taking ng ating presidente. I'm so glad na bumalik ang isang Marcos to continue whatever programs or projects na hindi natuloy during the administration of the first Marcos president. Ako si CJ Torida para sa GMA Regional TV. Mga nakatrabaho ni President Bongbong Marcos, ikwinento ang kanyang pagiging leader. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. May mga nakasabit na malaking tarpaulin ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kapitolyo ng Ilocos Norte bilang pagbati sa kanya sa araw ng kanyang inaugurasyon. Ganito rin ang makikita sa harapan ng Lawag City Hall. Nanilbihan si PBBM bilang vice-gobernador, gobernador na Ilocos Norte at naging senador din siya bago maging 17th presidente ng Pilipinas. 9 na taon ding naging photographer ni PBBM si Margieb noong siya ay vice-gobernador at gobernador pa lang ng Lalawigan. Nakita umano ni Mar ang dedikasyon ni PBBM na magsilbi sa kanyang mga kababayan. Ang part ng programa niya, pupunta talaga sa mga lugar na malayo, maliblib. Gusto niya lang first-hand information kasi kaya nakikipag-dialogue sa mga ordinary people, ganun. Lubos din umano siyang humanga sa Pangulo nang tanggapin pa rin siya na magtrabaho sa Kapitolyo kahit na siya ay maputulan ng paa dahil sa sakit. O, nung mag-report ako sa office namin, sabi niya, what will you be going to do? Sabi niya, wala, magre-retire ako, Gob. Bakit? Hindi na ako makatrabaho, sabi ko. No, can't you just stay in the office? Sabi niya, of course I can. No, you just stay in the office, sabi niya. Hindi ako, hanggang naabot ko yung maximum retirement age. Inilarawan naman ni San Nicolas Mayor Domingo Ambrosio Jr. si PBBM bilang isang kalmadong leader. Dati siyang coordinator at assistant sa community affairs sa administrasyon ni PBBM nung siya'y gobernador pa lang sa probinsya. Alam din daw niyang magagampan ng mabuti ni PBBM ang pamamahala sa Department of Agriculture. Well, actually, yun ang korte niya eh. When I was a... noong board member ako ang chairman ng Committee on Agriculture. Talagang ang concentration niya, food security. At saka marami, gusto niyang mga may matutulungan na farmers talaga. Sa pag-upo ni PBBM, umaasa ang mga Ilocano na unti-unti niyang masusolusyunan ang mga dagok na kinakaharap ng ating bansa. Kasama na rito ang employment o pagbibigay trabaho sa mga Pilipino at pagtulong sa mga magsasaka. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV. Sinalubong ng isang homecoming concert si former President Rodrigo Duterte sa kanyang pag-uwi sa Davao City bilang pagpupugay ng mga Dabawenyo sa kanyang 6 na taong pagsiservisyo bilang 16th na Pangulo ng Pilipinas. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Labis ang pasasalamat ni former President Rodrigo Duterte nang personal siyang dumalo sa idinaos na homecoming concert sa kanyang pag-uwi sa Davao City kagabi. Mag-aalas 9 ng gabi nang dumating sa concert venue sa labas ng isang mall sa Bahada, Davao City, ang dating Pangulo. Mula sa airport ay dumiretso na ito sa concert venue. Kumain na lang. Ang inyong gihatan sa akong dumalo. Sobra-sobra.
Mihimok ko na yung mayor, mihimok din yung anak na ko, si Inday sa mayor, si Bastian mayor. Kung sa babae mapangayot na ko sa mayor. Amin, tanan sa kalibutan, may hanggang. May panahon sa tanang ito. Panahon kang mabuhi, panahon kang mamatay. Panahon kang makaw, panahon kang madato, panahon pa ng pinupo. Panahon sa kaguhol, matyang ka, panahon mo sa limpay, birthday, kasal. Ako, niabot ng ako panahon. Tapos. Saglit man na bumuhos ang ulan, ngunit hindi nagpatinag ang mga Davaoenyo na matyagang naghintay sa pagdating ni former President Duterte. Alas 5:30 pa lang ng hapon nang simulan ang Salamat Tatay Digong homecoming concert sa parking area ng isang mall. Suot ng mga Davaoenyo ang t-shirt na may nakasulat na Salamat Tatay Digong. Iba't ibang banda ang nagpatugtog at nagbigay ng saya sa mga Davaoenyong dumalo. Inorganisa ito bilang pagpupugay at pasasalamat sa 6 na taong pagserbisyo ni dating Presidente Duterte, ang unang Mindanawan na naging Pangulo ng Bansa. Ako si Orgil Relator para sa GMA Regional TV. Dagdag na 2 piso sa pasahe sa jeep inaprubahan na ng LTFRB. Mga driver at pasahero magkahalo ang naging reaksyon sa taas pasahe. Si Veblen Reynas ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Epektibo ngayong araw, Hulyo 1, ang pagtaas sa pasahe sa mga jeep sa buong bansa na una nang inaprubahan ng LTFRB. Sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon, madadagdagan ng piso ang pasahe. Habang 2 pesos naman ang dagdag sa natitirang rehiyon. Ibig sabihin, nasa 11 piso na ang sisingilin ng mga tsuper bilang minimum fare sa mga mananakay ng tradisyonal na jeep. Habang sa modernong jeep naman na dating 11 pesos, ay magiging 13 pesos na. Pero para sa ibang tsuper ng jeep sa lalawigan ng Laguna, kulang ang taas singil sa pasahe. Dati po, nakita kami ng 700, 800 ganyan. O, sa amin na ho yun. Ngayon, 200, 300. Ano, nasasapat sa aming pamilya. Totoo lang po, hirap na po kami. Talaga nagtitisla po kami. Maganda yung minimum, dapat man lang, 15 pesos man lang. Yung 10 piso, amper na amper. Yung 12, wala rin naman yung kuhan yun eh. Bali, wala naman sa tao yung ngayon eh. Ngunit, suportado naman ito ng ilang pasahero. Umaasa naman ang LTFRB Bicol na makatutulong ito sa mga tsuper at operator ng jeep sa rehiyon na labis na naapektuhan ng mataas na presyo ng petrolyo. Magkakaroon sila ng net profit target of at least 15.6%. So that is an increase of 4.3% for traditional PUJ operators and 43.9% for MPUJ, accounting for 1.7% increase. Ikinatuwa naman ito ng mga tsuper at commuters sa Camarines Sur. Para naman sa ilang tsuper sa Iloilo City, hindi raw ito sapat dahil halos kada linggo ay may ipinatutupad na taas presyo sa produktong petrolyo. Naisipan mo, hindi ka trespasser, hindi kayo pilihan halin, isipan mo lang halin pa sa pag-pandemic, ang presyo sa gatong is 35 pesos, hasta subong nalabot ang 90, ang plate, huwag kasaka. Pero para sa pasaherong si Rena May, dagdag na sakit sa bulsa ang 2 piso na taas pasahe. Sakit man eh kung doon sa layo, kapag igahalin, kaya siyempre may additional pag yun na, di ba, hindi lang man 2 pesos. Ako si Veblen Reynas para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Binalikan ng mga bumbero ng Liloan Fire Station ang nasunog na warehouse ng isang car air freshener sa Liloan sa probinsya ng Cebu nitong linggo. Ito yung matapos may ulat na may apoy na namang sumiklab sa lugar. Ang detalye sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kitang-kita ang maitim na usok sa kalangitan at ang mga romeresponding bumbero sa sunog sa Liloan sa probinsya ng Cebu noong linggo ng hapon. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy sa nasusunog na warehouse dahil sa mga kemikal na nakaimbak sa loob nito. Alas 2:30 na ng madaling araw ng Lunes,
nang tuluyang madeklara ng Liloan Fire Station na fire out ang sunog. Subalit noong Lunes, muling nakatanggap ng report ang Liloan Fire Station na muling sumiklab ang apoy sa loob ng factory. Dahil dito, dali-daling binalikan ng mga bumbero ang lugar para muling apulain ang apoy. Ang sunog ay nag-iwan ng aabot sa 175 million pesos na danyos. Patuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Electrical problem ang isa sa mga tinitingnan na dahilan sa ngayon. Ayon sa Fire Marshal, ang BFP National Headquarters na ang magpapatuloy sa pagsasagawa ng imbestigasyon dahil sa laki ng iniwang danyos. Initially, siya naman nakita na murag mo dito-sulit national tiyalik at murag mo sobra sa laboratory sa region. Firm pa ang damage, sir. Initial pa ang nakita. Matapunan ko ako dyan. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Sa Iloilo City, sugatan ang dalawang minor de edad matapos saksaki ng kapwa minor de edad. Insidente na hulikab. Si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatuto. Bumibili lang sana ng ulam malapit sa cover gym sa Barangay Alalasan, Lapuz sa Iloilo City ang anak at pamangkin ni alias Angie na kapwa minor de edad nang biglang nagkaroon ng komosyon. Makikita sa CCTV video ang paglabas sa gym ng anim na teenager hanggang sa bigla na lang nanaksak ang mga ito at tinamaan ang dalawang biktima. Bala lang ko isang bata ko, mama, ang magulay na bunaan. Di pag ano ko to, wala man yung kabalong bata, katindog man lang sa inasala, mabakal tani sinasala lang sa sagwa. Makikita sa isa pang kuha ng CCTV ang pagtakbo ng dalawang biktima na walang kamalay-malay na sugatan na pala sila sa likod at balikat bunsod ng pananaksak. Mga suspitsado, sa dara sa melktihan, pag-agitan nila along daruda sa gwa, may nagsumbag sila. Amutop, nagpuli sila sa ilabalay, mga alas 9 pasado, nag-agi di sila sa may likod yun, nagsaliput-put sila man sa di sa dala, no, sa cover gym. Nang handos na lang da sila sa gwa. Ayon sa punong barangay, hindi mga residente sa lugar ang mga suspect. Ang mga biktima naman ay walang record sa barangay at hindi din daw sakit ng ulo. Ang ako na lang na da, himuon ko man gani ni karon, pangtawgon ka ni mga kabataan nga mga nakita namon nga daw problema, di bila sa amon barangay. At the same time, ang mga ginikanan nga, panunggit nila ang mga kabataan nila nga dapat tani maging leksyon na ning matabo. Nasa kustodiya na ng Lapaz Police ang mga suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV. Nakremate na ang labi ni dating Camarines Sir First District Representative Rolando Nonoy Andaya kagabi. Matapos ang cremation, dinala ang abo nito sa Metro Manila kung saan naghihintay ang kanyang dalawang anak. Pasado alas 10 ng umaga kahapon nang kumpirmahin ng pamilya ng dating kongresista ang pagkamatay nito sa pamamagitan ng isang social media post. Maalalang natagpuang patay si dating Congressman Andaya sa loob ng kwarto nito sa Naga City, Camarines Sur, kung saan ayon sa report ng pulisya, nagtamo ng tama ng bala ng baril sa kanyang ulo ang dating opisyal. Patuloy naman ang pakikiramay ng mga kaibigan at kaalyado sa politika ng dating kongresista. Lolo at Lola sa Albay naging instant celebrity matapos ang kanilang makapigil hiningang ballroom dance. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Isa ka ba sa mga taong napawaw matapos mapanood ang makapigil hiningang performance ng Lolo at Lolang ito? Sa kabila kasi ng kanilang mga edad, young at heart pa rin ang mga ito pagdating sa dance floor. Sila ang mag-asawang Lola Marites Bermundo, 67 anyos, at Lolo Benito Marilag, 55 anyos, na instant celebrities ngayon ng Bakakay Albay. Ito'y matapos mag-viral ang video ng dalawa habang sumasayaw ng ballroom sa pagdiriwang ng fiesta sa Tabaco City, Albay. Umabot na sa halos mahigit 1 million views ang video matapos i-post sa social media ni Mayor Crizel Lagman Luistro. Wala kaming practice kasi wala akong
radyo, wala akong cellphone, wala akong kuryente, lahat wala. Mayroon kami sa sayawan na tugtugan galing sa sound system. Masaya, lalong parang sa akin ko, parang bumata tuloy ako. Kwento ni Lola Marites, ang pinsan niya ang lagi niyang kapartner noon. Ngunit nang mamatay ito, si Tatay Benito na ang kanyang kasama sa pagsayaw. Sumasama-sama rin ako sa pagsayaw. Tinitingnan ko lang silang magpinsan. Kaya noong pan, pinag-panalan ako na kung paano ginagawa ng pinsan ko. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa lahat ng napasaya nila at sa mga sumusuporta sa kanila. Ayon sa mga ito, hanggat kaya pa ng kanilang mga tuhod, magpapatuloy sila sa pagsabay sa anumang daloy ng musika. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mag-live-in partner patay habang isa ang sugatan matapos pagtatagain sa Laurel, Batangas. Ang suspect arestado. Ang detalye sa report ni Lorenzo Ilaga ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Malalim na sugat sa leeg at tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng tatlong kataong biktima ng pananaga sa Laurel, Batangas. Sa imbestigasyon ng pulisya, sumugod dumano ang suspect sa bahay ng mga biktima sa Barangay Molinete at agad pinagtataga ang mga biktima gamit ang isang bolo. Hindi pa natin malamo ano talagang motibo yung suspect kung bakit niya nagawa yung kriminal na yon. Sa nung gabi lang na yon, sa bahay, agad na sa wiyang 71 anyos na si Jovencio Magsino na dala pa sa pagamutan ng kinakasama nito na si Rodelia Cahilla, 39 anyos, ngunit namatay rin habang ginagamot sa ospital. Sugatan naman ang anak nitong 15 taong gulang at kasalukuyan nagpapagaling sa pagamutan. Hawak na ng pulisya ang suspect matapos mahuli ito sa barangay as is. Na-recover sa suspect ang ginamit sa pananaga. Wala pa siyang pahayag. Kinatuhan po natin yung suspect ng two counts of murder and frustrated murder. Ngayon po ay kasalukuyan nakakulong dito sa custodial facility ng Laurel LPS yung suspect. Ako si Lorenzo Ilagan para sa GMA Regional TV. Patuloy ngayon ang paglilibot ng DOH Bicol kasama ang Naga City LGU sa mga paaralan sa lungsod. Mas pinalakas ng DOH at LGU ang kampanya na mabakunahan kontra COVID-19 ang mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang bilang paghahanda sa planong pagpapatupad ng 100% face-to-face classes sa susunod na school year. Ayon sa vaccination coordinator ng lungsod, ang naturang age bracket ang may pinakamababang vaccination turnout, kung saan sa mahigit 30,000 na target population ng mga ito sa lungsod, nasa 20% pa lamang ang nababakunahan o katumbas ng nasa 4,000 mga kabataan. Unang binisita ng DOH at LGU ang Naga Central School 1, kung saan mahigit 100 mga estudyante ang nabakunahan. Cebu City Mayor Mike Rama naglabas ng executive order na nag-aatas para sa full implementation ng pagsusuot ng face mask sa pagsasagawa ng face-to-face classes sa lungsod. Ang buong detalye sa report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Matapos lagdaan ni Cebu City Mayor Mike Rama, pinakita ng kanyang consultant ang executive order nito para sa pagsasagawa ng face-to-face classes sa lahat ng paaralan sa lungsod ng Cebu. Nakasaad sa nasabing EO na ang pagsasagawa ng face-to-face classes ay isang hakbang upang muling ibalik ang sigla ng ekonomiya sa lungsod bilang educational hub sa buong Region 7. Naniniwala ang alkalde na may benepisyo din sa ibang lugar sa bansa ang muling pagsigla ng ekonomiya ng lungsod. Kini siyang balik eskwela, pabakuna bunan sa ekonomiya isaka, no? Kay kibaw man ta nga kung mudagsa na ang daghang estudyante kay educational hub man ang siyudad sa Sugbo. So, klaro sana nga musaka ang ekonomiya pero gawas nun ta amping lang. Kahit matagal nang nakasailalim sa alert level 1 ang siyudad at maluwag na mga restriction, patuloy pa rin ang pagpapaalala ng autoridad sa publiko na patuloy na sundin ang minimum health protocols, particular na
ang mga paaralan. Inihayag naman ni Attorney Colin Rosell, ang consultant to the mayor, na hinihikayat nila ang lahat ng mga guro at estudyante na magpabakuna na kontra COVID-19 dahil may pandemya pa sa bansa. Ang kautusan ng alkalde ay epektibo na matapos itong lagdaan. Ang ato alang niini nga kinahanglan ang minimum public health standard kinahanglan gyud gyapon nga tumanon kay base niya kumpiyansa na kayo sige na lang diag iat baron dili ni siya kay naa gyapon ta sa pandemya. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV. Balyan ang ilang beses nang namataan sa baybayin ng Dimasalang Basbate, natagpo ang patay. Dinagsa ng mga tao ang dalampasigan ng Barangay Banahaw, Dimasalang Masbate matapos ma-stranded sa mababaw na bahagi ng karagatan ang isang sperm whale o balyena. Ayon kay Noni Inolva, tagapagsalita ng BFAR Bicol, tuwing may karamdaman ng isang sea creature gaya ng mga balyena, pumupunta talaga ito sa baybayin para hindi mahirapang huminga. Base rin sa obserbasyon, tila ilang araw numanong hindi kumakain ang naturang balyena kung kaya't nanghihina na ito hanggang sa tuluyan ng namatay. Ayon sa BFAR, ang blast fishing activity o ang paggamit ng dinamita sa pangingisda ang isa sa mga dahilan kung kaya't napapadpad ang mga marine mammal sa dalampasigan. Kaya panawagan ng BFAR sa publiko na agad na ipaalam sa mga otoridad kung sakaling may mga namata ang marine mammal sa mga baybayin para agad maaksyonan. And ang best option talaga is i-release sila sa wild. So nagkataon lang na despite the several attempts ng ating responders, talagang bumabalik siya sa baybayin until such time na inabot ulit na siya ng low tide doon sa area. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Ako si Jesse Cruzat, kami ang GMA Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.